So we're waiting sa pinakang final namin. So here. Sikit. Bigla ako. Just waiting for Kit kasi mali spelling ng name niya. So, hindi ko alam kung ako lang yung nakakaramdam nito. So, we're gonna eat na kasi gutom na kami and it's already 1:49. Almost 2 na. So, let's go. Christmas. So, nandito kami sa Bonchon. And we're gonna eat. Okay. I have your 4 pieces chicken. And sikit na ayun. We're long distance. So, I deserve this. He's eating right now. Let's eat. So, hi guys. I just got home and hindi ko alam kung ako lang nakakaramdam ng ganito na inaantok. Sobrang feeling pagod kahit wala naman akong gaanong ginawa ngayon. And basta inaantok ako and nasakit yung ulo ko. So, tutulog muna ako and mamaya ko na lang ikukwento kung ano nangyari, kung paano yung process sa pagpabaksin ng first dose earlier. So, bye! Okay. So, hello. Hindi ako makatulog and kakatawag lang ni Kit ngayon. Wala siyang nararamdaman kahit ano. Pero, ako sobrang para akong lalagnat din. Tapos, parang wala akong energy. Tapos, ang bigat-bigat ang pakiramdam ko. Tapos, para ako nagugutom na nahihilo. Di ko maintindihan. Then, patulog na ako. And, ramdam kong kumikirot yung turok. So, pipilitin kong matulog. Then, i-update ko kayo later. So, bye. Hey guys, so, it's already
8 p.m. So, after almost 4 hours, natulog ako kasi hindi ko kaya yung endo ko kanina. So, yung pakiramdam ko ngayon is mas masakit kaysa kanina. So, sobrang bigat nung pakiramdam. Lalo na kapag kikilos ka, pahirapan pa ako tumayo kanina nung pagkagising ko. So, I don't know if same lang ako nang nararamdaman sa ibang Moderna din na ang same ng vaccine. Kasi si Kit kanina din siya nagpa-vaccine. Hindi ganito yung nararamdaman niya sa nararamdaman ko. So, ang init sa pakiramdam and also sobrang bigat. Ang bigat sa likod. Laging sumasakit yung likod ko kahit normal days. Pero yung ngayon, parang iba yung sakit niya. And then, parang sinasenat ako and hindi ko alam kung mamaya magtutuloy-tuloy ito, pero I hope na wag na, and inom ako mamayang gamot. So, yun. Sobrang bigat niya. Parang kapag nagstay siya sa isang place, dapat wag mo siyang imu-move kasi parang nandun pa rin yung vaccine. So, normal naman talaga na kapag na-vaccinean tayo, masakit yung ganito. Pero, I hope na panandalian lang to kasi dami ko pang gagawin tonight, tomorrow, and to the next day. Whew. So, andito ngayon si Lady. Kakadating niya lang. Siya maglulot ng pagkain ko today, tonight, kasi hindi ko nga kaya. So, I hope naman na mas makakaganda to talaga kasi still mayroon pa rin COVID. So, I'm encouraging all of you na magpa-vaccine. Huwag tayo mamili ng vaccine kung ano yung available. Nagkataon lang talaga ng mga unang pagkakataon na meron is low blood ako, and then that time na ready na ako with my SK na magpa-vaccine dito sa Liliu, hindi kami pinayagan na mabaksinan. So, ang priority daw is yung mga mamamayan natin and mga senior citizens. So, we respect that. So, dumating din yung point na yung San Pablo City is nag-open for all non-resident of San Pablo. So, malaking chance yon and malaking help para sa aming hindi taga San Pablo. So, first, I want to thank San Pablo City LGU for that initiative activity. Thank you. And also, yung kaninang vaccination, sobrang smooth. Kasi, so, they had a Facebook page na yung nagpost nun is merong link na which you can register online, and then tomorrow, mabavaccinan ka kagad. And sa case namin, yesterday, around mga hayon, so yesterday, nag-open yung page na yon for registration, and then sakto Moderna, and then we all know naman na Moderna and Pfizer is also a good, and there's a lot of percent na super ganda nung vaccine na yon. So, why not grab the chance? And we register online, and yung sa email mo ma-receive yung confirmation nila. And around 11 to 12 a.m. kanina, na-receive ko. So, sorry for the background. Si Lady kasi is maingat. So, ayun nga. And then, sa SM yung place, there's a 2 place, conventional sa San Pablo and also yung SM. So, sa SM yung Moderna yung vaccine. So, we arrive at already 1 p.m. Kasi 1 p.m. to 3 p.m. early every day yung pang all non-resident. So, we go there, pinakita namin yung email confirmation. So, you need that. You can print or you can screenshot and then show those screenshot to the guards and also to the staff. So, pagpunta mo doon sa second floor or
beside sinihan, meron dong pila. So, nagkamali pa ako ng pila kasi kasabay din nun yung sa PSE, sa National ID. So, dalawa yon. So, dun kasi medyo dulo. And also, yung pila is maayos. Madaming nakapila pero walang unahan. And then, there's a lot of bodyguards na mag-a-assist sa'yo. So, ayan, nag-fill up kami ng form after nun. And then, our turn na. Punta na kami sa first part, which is i-interviewin ka if may masakit sa'yo or nagkaroon ka ng allergy in the past days. And then, ipapakita mo uli yung confirmation and also ipapakita mo yung valid ID mo. Then, after that station, mayroon another station. Dito naman, yun naman yung itatanong naman yung iba mo pang naranasan if meron kang nakasalamuha and then etc. And then dun na pipil upan yung vaccination card mo nila. So make sure na tama yung spelling ng name nyo para hindi sayang, hindi na kayo babalik. So mabilis kada station yung process. And then after nun, proceed ka na sa third station, which is i-BBP ka nila, check nila yung blood pressure mo if normal. So luckily, I have a 100/80. Lagi kasi akong low blood, sakto. Normal yung BP ko. Ayun. So, after that, after my blood pressure, so, take note, napakababait nung kanilang mga staff. Sobrang gagalang. And, salute to those barangay health workers. Siguro sila or those mga barangay counselor sa kanilang barangay. So, thank you po kasi sobrang babait nila and ang gagalang. And then, proceed ka na dun sa sinihan. Dun na yung EBBP. Dun ka na yung babaksinan. So, merong pila dun. So, ayun, for me, kasi di talaga siya siksikan. Sobrang bilis ng pangyayari. And around 10 minutes, nasa loob ka na. And then, itatanong lang nila if saan mo choice magpa-vaccine, if sa left or right ba. So, sa case ko, sa left ako nagpa-vaccine kasi yung right talaga ako ginagamit ko. So, in that case, good decision kasi sobrang sakit. And if dito ako nagpa-vaccine, siguro lalo ako hindi makakagalaw ngayon. Mahirap gumalaw. Ayun, so after that, i-vaccine ka, mabilis yung process doon, and then upo ka na doon sa mga seats sa sinehan, then yun, para ka lang nanonood ng sine, and then iintayin mo na tawagin yung name mo kasi i-verify nila yung vaccination card mo and i-record nila. So, yun, upo ka lang dyan, rest. Then, after mga 5 to 10 minutes, ayun, tatawagin na nila yung name mo. Parang sa school lang, recitation, ganun. So, tatawagin nila yung surname mo and then kukunin mo na. Then, after nun, done na. And then, sa case namin, yung mismong process ha, around 15 minutes lang. And then, yung paghihintay namin, 5 minutes. So, in just 20 minutes, tapos na agad kami. Ayun, ganun kabilis. So, nakakatuwa na first time kong maka-encounter ng ganun, lalo na vaccination. Kasi, lalo na nakita natin sa TV and also dito sa Liliw, medyo yung mga tao hindi disiplinado. Medyo nagkakagulo pa. Pero sa kanila talagang i-assist kanila lahat. So, yeah, that's it. I-update ko kaya if anong mangyayari sa nararamdaman ko. And ngayon, ayan, frozen pa rin yung daligat ko. So, try natin tignan. Ayan, so ayaw kong alisin kasi baka mas masakit. Ayan, so matigas siya. Later, mag-ahat compress kami. And so, encouraging you all na magpa-vaccine to protect ourselves and to protect our family. No, so, para makatulong tayo na bumalik na tayo sa normal, diba? Yun naman yung look forward natin every day na sana maging maayos na and sana
wala nang bawian ng buhay dahil to sa COVID. So, ingat kayo, and again, thank you to San Pablo City LGU for this initiative activity, and babalik ako ng November 13 for the second dose. So, sana hindi na ganito yung epekto. Pinagpapawisan naman ako ngayon. So, guys, good morning. So today is November 13, and today is our second dose vaccination schedule. So I'm with Baba. Hi. So it's already 8:30 a.m. in the morning. So naka-schedule daw kasi is 8 to 10 a.m. lang. So, nag-rush kami na makadating sa San Pablo ng bago mag-10. So, hindi na siya sa SM gaganapin, sa barangay San Jose na. Nalalocate na ata. So, yun. I-update ko kay later, and hopefully, hindi na katulad nung effect nung first vaccine ngayong second vaccine. Kasi dami pang gagawin today, ang dami aayusin. So, praying and hoping na hindi sumakit yung turok and wala siyang aftershock. So, update ko kayo. So, while we are on our way, dinala ko tong book na to na Higher Calling kay Kito na book. So, ayan. Nasa medyo start pa lang uli ako dito. Nasa number 3 here, the struggle. So ayan yung topic, and ito yung realization. So here, so it mas nabuboost at mas lumalalim yung faith kapag nagbabasa ka ng mga ganito. So yan, meron dito ang ano, parang journal, and also here. And I also bring this Jayco. Kikit yung isa. Hindi ako nakain ng blueberry. And Al Capone, my favorite. So, andito na kami. Napaka-init. Grabe. Park lang kami din. Haba ng pila sa first dose, oh. What's this? Haba, oh. Oh, yung ticket. Pinusinihan mo siya. Medyo malayo pa. Oh my God. Nakabahan ako. Mas kasi may pipin ko na naman yung sakit. Eh, meron. After magpa-vaccine, here's our menu. Hi, ba? Hi. Gusto niya na kayo. Let's pray. Hi, everyone. Good morning. So, today is Sunday. Kinabukasan ng pagpapatulokan ng second dose vaccine. So, sorry for the low quality of this video.
I just want to update you all na kahapon after ko magpa-vaccine. It's around 12 PM, so mayroong step 5 na i-record nila yung ano mo, vaccination card, and also yung step 6 i-orient kanila kung ano mang mangyari, and in-advise nila na mag-drink ng medicine if ever na lumala or magkalagnat ka ulit. So, kahapon, ang dami kong meetings and ang dami kong nilakad, and di ko siya pinapansin na masakit. Ayokong isipin na nagpa-vaccine ako. So, hanggang kagabi, then may pinuntahan din ako. Hindi ko inisip na may sumasakit sa akin. So, ngayon, nagising ako kanina around 3 AM. Sobrang sakit nung vaccine. Parang mas masakit pa siya kaysa, kaysa sa first dose. So, today, around 6 AM na, ayan, uminom uli ako ng paracetamol. And, ready ko lang yung cold fever para mama ilalagay ko. Grabe yung epekto ng second dose, pero, I know na hindi naman to magtatagal. Mag-sleep uli ako ngayon and update ko kayo later kasi sobrang puyat pa ako. Grabe yung dito ko part ng left side, sobrang sakit. Parang, it look like a frozen shoulder na nakirot na masakit talaga. So, I will update you later. So, hi. Ayan, naka-ano ako. Hindi na ako makatulog kasi sumasakit yung ulo ko. And, ang init-init ko talaga, hindi ako makapag-focus. So, nagputa ko na tong cold fever for the kids. Pero, I think, pwede din naman to sa adult. So, ayan. I don't know if tama ba yung ginawa ko. Ayan. So, ilagay ko muna siya sa rev para mas lumamit. Sana maya-maya mawala na init ng katawan ko kasi sobrang dami kong gagawin today. And tama nga yung sinabi nila na kapag second dose daw, yun talaga yung mas masakit at mas mahirap. Pero nagtatagal lang naman to ng mga around one day. So, siguro maya-maya okay na ako. And yeah. Pero huwag pa rin kayo matatakot na magpa-COVID vaccine, ah. This is not a reminder na huwag magpapa-vaccine dahil nilalagnat ka after or masama pakiramdam mo. It's part of growing up. It's part of the process. So, you will save lives and you will save your family from this, from the COVID virus.